Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay natitipon bilang isang pamilya, bilang isang mag-anak ng Diyos ngayong ikatlong araw ng ating pagsisimbang gabi. At upang tayo po ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at humiling po tayo ng kapatawaran sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kapayapaan, pinupuri ka, ipinagdara, sinasamba ka lang, sa dakila mong kalwalhatian, Panginoon namin Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon. Kung anak ng Diyos, kung magalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo upo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda
sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo iyong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo iyong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang Poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sa gipin. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid, kagaya ng ating nabanggit sa paunang salita ng ating banal na pagdiriwang sa umagang ito, tayo po ay nasa ikatlong araw na ng ating pagnonobena, ikatlong araw na ng ating pagsisimbang gabi. At tuwing sasapit ang ikatlong araw ng simbang gabi, isang karakter ang laging namumutawi, isang karakter ang laging nababanggit. At nararapat lamang na siya ay mabanggit ngayong taon na ito dahil noong nakaraang December 8, idiniklara ng ating Santo Papa na ang taon na ito ay iaalay natin para sa taon ni San Jose. At kung titingnan po natin ang buhay ni San Jose, tila ito'y simple, tila ito'y puno ng kapakumbabaan, bagkos ang kanyang buhay ay sumalamin kung paano dapat tayo maging masunurin sa Diyos, kung paano tayo dapat tumugon lagi sa panawagan ng Diyos. Alam niyo ho, kagabi, habang ako po ay nagninilay para sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na po sa ating ebanghelyo sa araw na ito, napagtanto ko ho na ang buhay ni San Jose ay para na rin natin naging buhay, lalong-lalo na sa taon na ito. Bakit? Marahil si San Jose, nung siya ho ay nagpaplano, nung siya ho ay binata, marami siyang pangarap sa buhay. Marahil ang kanyang pangarap lamang ay magkaroon ng simpleng pamumuhay. Marahil ang kanyang pangarap ay magkaroon lamang ng simpleng pamilya. Marahil ang kanyang pangarap ay magkaroon lamang ng simpleng anak. Ngunit ito'y kanyang pangarap. Ngunit sa ating ebanghelyong napakinggan, may pangarap pala ang Diyos para sa kanya. At nagpakita sa kanya ang anghel upang ipaalam sa kanya ang pangarap ng Diyos. At tila para kay San Jose, gumuho ang lahat ng kanyang pangarap nang malaman niya ang pangarap ng Diyos para sa kanya. Di ba ho, marahil ganyan din ho ang ating karanasan. Hindi naman natin alam na ngayong taon na ito ay magkakaroon ng pandemya. Ang dami nating pangarap, ang dami nating gusto sa buhay at mapangyari ngayong taon na ito, ngunit hindi nangyari. Pero ating tatandaan, mga kapatid, sa tulong ni San Jose, na may mga pagkakataon na ang pangarap natin, ang mga kagustuhan natin, ay hindi napangyayari. Dahil ang napangyayari madalas at lagi ay ang kagustuhan ng Diyos. At ang kagustuhan ng Diyos, mga kapatid, ay laging mas mabuti, laging mas maganda, at laging mas kaaya-aya sa buhay natin. At marahil ito ho yung unang bagay na maganda nating pagnilayan. Marami kasing namumblema, marami kasing mga haka-haka, na tila sinasabi, bakit nangyari ang lahat ng bagay na ito?
Mga kapatid, isang paalala po sa atin na may plano ang Diyos. At ang plano ng Diyos ay mas mabuti, mas maganda, at mas kaaya-aya. Nang nagpakita ang anghel Gabriel sa panaginip ni Jose, ang panawagan sa kanya ng anghel Gabriel na siya o ang anak na pinaglilihi ni Maria sa kanyang sinapupunan ay hindi lamang hindi niya anak, kundi ang batang nasa sinapupunan ni Maria ay walang iba kundi ang anak ng Diyos. Ito marahil ang unang sinabi ng anghel kay Jose. Pangalawa, ang sabi ng anghel Gabriel kay Jose na siya o dapat niyang pakasalan si Maria at siya ang tatayong magulang o tatayong ama ni Jesus dito sa lupa. Tila ito ho ang kwentong binubuo ng Diyos. Tila ito ho ang storyang binubuo ng Diyos. Ngunit nasaan si Jose sa kwentong binubuo ng Diyos? Alam ni Jose ang kanyang gampanin. Alam ni Jose ang kanyang karakter na hindi siya ang bida sa kwentong binubuo ng Diyos. Ngunit ang bida sa kwentong binubuo ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus. Joseph knew that he was just a supporting character. Joseph knew that he was just in the background. Dahil alam niya na sa kwento ng Panginoon, hindi naman talaga siya ang bida. Hindi naman talaga siya ang sikat. Kundi sa kwentong binubuo ng Diyos, ang bida ay walang iba kundi si Jesus. Mga kapatid, ito siguro ho yung pangalawang bagay na magandang pagnilayan sa buhay ni San Jose. Bakit? Dahil maraming pagkakataon sa buhay natin, gusto natin tayo ang sumikat. Maraming pagkakataon sa buhay natin, gusto natin tayo ang makilala. Maraming pagkakataon sa buhay natin, gusto natin na ang liwanag ay nakatutok sa atin. Pero marami din tayong pagkakataon, mga kapatid, na tayo ay nahamon, na hindi sa lahat ng kwento, tayo ay bida. Hindi sa lahat ng kwento, tayo o sa atin nakatutok ang liwanag. May magandang dulot, may magandang kwento, at mangyayari ang magandang kwento na ito dahil merong isang supporting role na tutulong doon sa bida. Merong isang taong gagabay doon sa bida. Kaya mga kapatid, tingnan ho natin, no? Maraming pagkakataon sa buhay natin na meron ding mga taong sumuporta para tayo ay magliwanag, upang tayo ay magningning. At siguro ho, sa umagang ito, yan ho yung ating mga taong dapat nating ipanalangin, mga taong dapat nating ipagdasal, ang mga taong umatras, no? Those people who needs to step backward in order for us to move forward. Those people who close their lights in order for us to shine. Ang mga taong nagpaubaya, ang mga taong nagpauna, ang mga taong piniling hindi maging bida para tayo naman ang umusbong. Mga kapatid, sa buhay ni San Jose, ganun ho ang kanyang pinakita. Malaki ang kanyang papel, ngunit alam niya na sa kanyang buhay, ang Diyos ang bida. Alam niya sa kanyang buhay na nandyan lamang siya sa likod ni Jesus dahil magbibigay papuri siya sa Panginoon. Kaya mga kapatid,
kung sa mga pagkakataon na ito, wala sa iyo ang liwanag. Kung sa mga pagkakataon na ito ay hindi ikaw ang bida, okay lamang. Dahil kung alam mo sa puso mo at sa buhay mo na ikaw lagi ay nagpapaubaya, na ikaw lagi ay nagbibigay liwanag, hindi sa sarili mo, kundi para kay Jesus. Marahil tayo ay tinatawag na matuwid at marangal. Naging matuwid at marangal si San Jose dahil ipinakita niya hindi ang kanyang sarili. Siya ay naging matuwid at marangal dahil sa kanyang buhay, laging itong nakatuon kay Jesus. Kaya mga kapatid, ang panalangin natin sa umagang ito ay maging kagaya tayo ni San Jose, na sa kabila ng kanyang napakaraming pangarap, ay siya ay nagpaubaya. At sa kanyang pagpapaubaya, sinunod niya ang pangarap ng Diyos para sa kanya. Ang pangarap na mas kaaya-aya, ang pangarap na mas maganda, ang pangarap na mas makakabuti. Pangalawa, paanyaya para sa atin para tayo ay maging matuwid at marangal, na minsan sa buhay natin, kailangan nating umatras para iba naman ang ubabante. Sa buhay natin, minsan kailangan nating patayin ang ilaw sa buhay para iba naman ang maging masinag at magkaroon ng maliwanag na ilaw. Ang taong matuwid at marangal ay hindi kailanman pababayaan ng Diyos. At yan mismo ang ating narinig sa ating Salmo Responsorio na ang sabi, mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Amen. Magsitayo ang lahat. Kaisa ni San Jose, ang taong may dakilang pananampalataya, sama-sama tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos sa tunay na Ama ng lahat, sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga lalaking itinalaga ang sarili sa Panginoon, naway maging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pangangalaga, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa pamamahalan, nawa tulad ni San Jose ay magkaroon ng matalas na pangunawa at pagpapasyas sa plano ng Diyos na makikita sa mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ama naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-alala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay na pansarili at pampamilya, naway magkaroon ng pag-asa at pananampalatayang tulad ng kay San Jose, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway makatagpo ng ginhawa sa mga huling oras ng kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin
gayon din ang mga taong humihiling ng ating mga dasal. Panginoon, tulungan mo kaming magbuklod bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong pagkaama. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang bahal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay mapagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Broderick na ang administrador at ng katanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Bireng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa umagitan ng iyong anak sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sa nagkakasala sa amin.
Sinadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang Misa, humayo po kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.